yung topic natin sa bidyong ito ay about troubleshooting, no? Meron kasing ibang isang kasama natin na nagbigay ng kanyang problema regarding doon sa kanyang electrical layout. Meron daw siyang problema sa kanyang ilaw na ginamitan niya ng three-way switch, three-gang switch pala. No? Tatlong three-gang switch, itong three-gang switch natin, 1, 2, 3, kinokontrol na yung tatlong ilaw rin. Isa, dalawa, tatlo. No? So, ang problema niya, sinimulate ko na lang yung layout niya sa field, no? Para madali. Ganito ang naging problema niya. So, bubuhayin natin yung power supply para malaman natin yung kanyang problema. Okay. So, naging problema niya ay ganito. Pag inon niya yung isang switch sa taas, walang umiilaw. Pag inon mo yung pangalawa, wala rin. Pag inon mo yung pangatlo, buhay siya lang tatlo. Ito ang problema ng maling wiring ng three-gang switch niya. So, para ma-check natin ito, so ito ang ating three-gang switch, dapat sa isang pindutan, isang ilaw gagana. Isang pindutan, isa at isa-isa dapat sila. No? Pero sa kasong ito, nangyari, pag pinindot mo yung panghuli, isa lang iilaw. Pag pinindot mo yung gitna, ilaw yung isa, ito yung ilaw yung isa. Pero pag pinatay ko yung panghuli, patay silang lahat. Which is supposed to be mali ito, mali. Dapat kukontrol mo ang bawat isa sa kanya-kanyang switch niya. No? Gaya nito, master switching tawag nito. Ang tawag nito ay master switching. No? So mali na connection ito. No? Dapat kanya-kanya silang control. No? Ito wala. Oh. So, naging master switch yung panghuli. Kasi pag naka-on itong panghuli, pwede nating buhayin at patayin yung dalawa. O, yan o. Pero pag nakapatay itong panghuli, hindi mo pwedeng patay-buhayin yung dalawa. O, yan ang kaso niya ngayon. So, ano ang ating gagawin, mga ka-masters? No? Para natin matroubleshoot ngayon ito. So, mga kamasters, no? Ang pinakamadaling solusyon ay ganito. Oo. Since alam na natin, no, yung pag-wiring ng three-gang switch, no? Hindi ko na ibibigay sa inyo yung diagram nito kasi napakadali naman ito, no? Kailangan na natin itong i-troubleshoot kung bakit nakaganito. Dapat kanya-kanyang switch ito, kanya-kanyang control, no? Oh, ito hindi. Oh, pag pinatay mo yung sa dulong switch, patay silang lahat. Oh, di ba? Tapos hindi mo na kayang kontrolin yung dalawa pa. Hindi nagpatay sindi, no? Pero pag binuhay mo yung panghuli, pwede mong patay sindi yung dalawa. Oh, ayan. So may mali, no? So gawin natin ay ganito, no? So since sanay naman tayo sa live wire, ganito gawin natin. Hindi na natin papatayin tong ano. Hindi na natin papatayin ng ating main switch. Since isang line lang naman ang pumasok dito sa ating switch, pwede natin siyang pagpalit-palitin, no? So ganitong gagawin natin, no? Tanggalin natin isa-isa yung mga wire nito sa switch. So alisin natin sa dalawa, tatlo, apat. Ayan, alis ko na yung three-gang switch natin. So nga pala mga kamasters, no? Ginamper ko na yung isang side ng three-gang switch natin para doon sa ating supply, no? So ayusin lang natin, ha? So ganito na, no? So natanggal na natin yung apat na wire dun sa switch natin. So ang gagawin natin,
pagdikitin lang natin yung isa-isa. Trial and error tayo, mga kamaster, no? Ito, wala. Pag dinikit ko yung dalawa, walang umiilaw. Pag dinikit ko itong isa, wala rin. Pag dinikit ko itong isa, yun, umiilaw yung isa. Ibig sabihin, either sa dalawang ito na umiilaw, yung ating supply o liveware natin, no? Either sa dalawang to, kasi ito ang umiilaw eh. Ayan, no? Para makita natin yan, kung saan sa dalawang yan, yung liveware natin, pwede tayo gumamit ng tester, pwede rin tayo hindi gumamit ng tester. So, kung sa field, wala tayong tester, pag senior natin itong dalawa at may umiilaw, ibig sabihin, isa sa dalawang wire na to ang live wire. So, para malaman natin kung alin sa dalawang ito ang live wire, testingin natin uli yung dalawang naiwang wire na ito. No? Pwede natin siyang dikit dito. Ayun, umiilaw. Pag dikit mo sa kabila, wala. So, ibig sabihin, ito, umiilaw din. Dito, wala. So, ibig sabihin, ito yung ating live wire, no? So, since itong live wire natin, itong ilalagay natin doon sa switch nating sinaka-jumper, no? O, yan. Shoot natin doon. Okay? And then, switch on natin yung switch, no? Ilagay natin sa on position yung switch para malaman natin kung alin ang number 1, number 2, at number 3. So, testing natin, ha? Hindi lang, ay pumasok. Lita lang natin yung wire niya, no? Ganyan, no? Ito madalas naging problema ng ating mga electricians, mga masters, no? Lalo ba yung mga hindi nagmamarking ng wire. Tsaka yung wire nila ay walang color coding, itong mangyayari. Nakakamali sila, no? So ito na. Para malaman natin alin lang switch na number 1 na ilaw. Ayun, number 2 pala 'to, no? So ibig sabihin ito ang number 2. Ilagay natin sa number 2 na switch. Oh, ayan. Okay. Tay. Buhay. Okay. Yung number 2, yung number 1 hanapin natin, ha. Ito yung number 1. Mali. Oh, so sulatin natin number 1, ito ang number 1 natin. Ilagay natin sa number 1 switch. Okay. Oh, ayan, no? So patay, buhay. So, yung ating number 3. Ito yung number 3 natin na ilaw. Dapat dito sa number 3 na switch siya, no? So, ipasok natin doon. Yun, number 3. Oh. So, meron na tayong kompleto. Oh. Ayun, na-troubleshoot na natin mga masters, no? So, testingin natin uli, ha? Para i-verify kung tama. Lights number 1. Yun, very good. Off. Yun. Lights number 2. On. Yun, very good. Lights number 3. Oops. On, very good. So, wala na siya. Wala nang master switching, no? Mga ka-master, hindi na siya nag-master switching ngayon, no? May kanya-kanya na silang control, no? Ah, ito, number 1. Oh, yan. Patay sindi, oh. Yun, okay. Number 2. Op, patay sindi. Op, number 3. Op, okay. So, yan na. Solve na ang problema na ng mga masters, no? Ganun lamang kadali, no? So, hindi ko na inilagay sa video yung ating one diagram kasi alam ko, familiar naman kayo sa diagram nito. Ang susunod na video na lang natin siguro regarding dun sa four-way switch. Maghanap muna ako ng four-way switch. Paano i-install? Abangan ninyo mga kamasters, no? Kasi marami din nagtatanong sa atin kung paano daw magkabit ng four-way switch. So sabi ko, eh abangan na yung ating channel natin para maturuan ko kung paano mag-install ng four-way switch sa susunod, na. So ito na, solve na yung ating kaso, yung isang trouble natin solve na, no. So matutuwa na si yung electrician namin, isa nito matutuwa na. Kasi nagpaturo sa akin ng problema ito, paano niya gagawin niya, hindi niya mahanap-hanap yung trouble, no? O, yun na, ka-masters, solve na ang problema. Yun na. So,
So, welcome uli at mag-subscribe kayo sa aking channel at sa susunod na video ay paralabas natin yung 4-way switch kung paano ikabit at marami pang mga troubleshootings. Okay? Maraming salamat po!